magkaroon tayo ng election within the para malaman kung sino ang magiging head nila at iba pang officers sa kanilang grupo. Right, tatawagin naman natin ang ating mga trustees, Brother Song Apostol, please. Brother John Banclos. Brother Max Aliam. Brother Doming Hapon. Brother Doming Hapon, maghiwalay muna kayo ni Brother Doming Olala, no? Brother Bonnie Flores. Ah, hindi pala. Ano na pala siya? Na-assign na siya sa ladies. I'm sorry. Siya pala ay ating coordinator sa ladies department. Brother June Kalugay. Brother Mauro Perijoles. At Brother Chris Olala, please, dito sa harapan. Si Brother Chris, wala? Brother Chris, nagpa-park pa rin? Brother Chris. Alright. Salamat sa mga kapatid natin sa kanilang paglilingkod. Walang kapaguran at buong pagtatapat sa atin. Hindi nila tinutrumpeta ang kanilang mga ginagawa, pero alam ng Diyos ang hirap ng bawat isa sa kanila at napakalaki ng kanilang ambag sa ating paglago, sa pagpapatuloy ng ating gawain dito sa Elect by the Assembly. And we appreciate every one of them. Sa umagang ito, hindi ko natatanong yung isa-isa. Kung meron kayong isa man sa mga naririto na kilala na hindi dapat ma-ordain bilang trustees natin for another year dito sa Elect by the Assembly, tumayo lang kayo. Okay? Kung meron mang isa, pagtayo nyo, sabihin nyo, si Brother Doming, hindi dapat. Alright? I mean, huwag kayong mahiya. Kung meron mang isa, amen din natin gustong i-ordain sila na hindi tayo nagkakasundo, na sila ay pwedeng manungkulan muli sa atin bilang mga trustees natin. Amen. Meron bang isa man sa mga kalalakihan ito na nasa harapan ang hindi karapat-dapat ayon sa inyong pagkakaalam at meron kayong dahilan na maipapakita sa akin at sa kongregasyon na siya ay hindi talaga dapat may ordain bilang trustee for another year? Ibilang ako ng tatlo, kung walang tatayo, ay tutuloy natin ang ordination. Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, tayo ay nagkakaisa ng bawat isa sa mga kalalakihan ito ay ating pinapayagan, bumuboto tayo na sila ay maglingkod ulit sa loob ng isang taon. Marap kayo sa akin, mga kapatid. Alright, gusto ko lang tanungin kayo sa harap ng Diyos at ng kongregasyong ito. Pagkatapos namin kayo mapili at muling ihalal para maging mga trustees, handa nyo bang italaga ang inyong mga sarili? At handa kayong maging ehemplo, maglingkod, unahin ng kapakanan ng iglesia, ng higit kaysa sa inyong sarili para sa isang taon? Nice ko marinig ang inyong sagot. Ganun, hindi ko kayo humarap sa kongregasyon. Itaasin ninyo yung mga kamay. Sa harap ng Diyos, sumunod kayo sa akin. Sa harap ng Diyos, lakasan niyo ang pagsasalita, please. Sabi ko, lakasan, please. At ng kongregasyon ito, ako na si, banggitin niyo ang inyong pangalan, na inihalal bilang trustee, ay nangangako sa tulong at biyaya ng Diyos na muling maglilingkod ng buong katapatan
buong pagmamahal sa kanyang katawan dito sa Elect Bride Assembly. At ako'y magiging isang halimbawa ng katapatan, kasipagan, at kapuspusan ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa ako ng Diyos at tulungan niya ako. Amen. Tayong lahat ay mananalangin. Ama namin, kami lumalapit para italaga muli ang aming mga kapatid sa iyo sa isang taon ng paglilingkod. Iling namin, dakilang Diyos, ang iyong pangunguna sa kanila. Ikaw magbigay ng pangitain na nararapat nilang makita ayon sa iyong sakdal na kalooban sa direksyon na pinagdadalan mo sa amin dito sa iglesyang ito. Haya mo ang vision nila, O God, ay maging ayon din sa iyong binibigay sa iyong lingkod bilang pastor, O God, ng iglesyang ito. At hindi lang yun, Panginoon, ang mga pangitain namin na galing sa iyo ay may, ang gawa namin maipakita ng malinaw sa buong kongregasyon at nang maramdaman nila na sila ay bahagi ng katawang ito, ng iglesyang ito. Salamat po. Gayon mong blessing ang aming mga kapatid sa iyong mga anak. For another year, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Palakpakan natin ating mga trustees. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Hindi ko na tayong lahat ay tumayo. Tayo babasa ng ating kasulatan. Remember, sa susunod na linggo ay meron tayong general meeting. At iniling ko na ihanda ng bawat leader, coordinator ng kanilang accomplishment report para sa nabanggit na pagtitipon na pagpupulong natin. Alas 2 ng hapon ang oras ng ating pagkikita sa taas sa conference room. Alright, buksan natin ang mga banal na kasulatan at babasahin natin ang salita ng Diyos. 1 John chapter 4. Simula sa verse 16 hanggang 18, babasahin natin ulit. And we will also read Romans 5:5 after this. 1 John chapter 4, verse 16, ganito ang pagkakasabi, and we have known and believed the love that God had to us. God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Romans chapter 5, verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God, which is agape, love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Tayo lahat ay mukhang sandali. Ama namin, tinatagubili namin ang mga salitang ito sa iyong kamay. Nihiling na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon, hindi lang sa iyong lingkod na nasa likod ng pulpito, kundi sa mga anak mo na narito sa kanilang upuan. Bigyan mo rin sila ng inspirasyon para makinig, Lord, at marinig namin ng malinaw ang iyong mensahe sa aming kaluluwa sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayong lahat ay maraming magsipo. God bless you. Tutuloy natin ulit ang ating pagtalakay sa sinimulan kong series 2 weeks ago na aking pinamagatang Fearless Love. Sabi dito, perfect love
casted out fear. Because fear hath torment. Kaya pinamagata nating fearless love. Yung salitang perfect dito ay nangangahulugan ng galing sa salitang teleo. Na ang ibig sabihin ay teleos. Man of full age, brought to its end, finished, wanting nothing necessary to completeness, full grown adult of full age, mature. So nung sabihin dito ni John that perfect love casted out fear, ang tinutukoy niyang love ay yung pag-ibig na gumulang na. Dumating na sa sapat na gulang, sapat na edad. Alright? Siya'y nakumpleto na. Nalubos na. Ibig sabihin, ang pag-ibig na ito pala ay lumalago, nagsisimula sa isang maliit na antas, at sa ating pagpapatuloy, sa ating paglilingkod, ito ay lumalago hanggang sa umabot sa kanyang kasakdalan. Susundan niyo ko. Alright. So kapag umabot na yun sa kasakdalan and it becomes a perfect love, sabi, doon lang ito nakapagtataboy ng takot. At hindi lahat ng takot ay tinataboy. Dahil hindi lahat ng takot ay masama. Kagaya ng sabi natin noong nakaraan, mayroong takot sa Diyos na mabuti na nagiging dahilan ng ating pagiging marunong. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, ang sabi. It's the beginning of knowledge. So hindi yun ang takot na itinataboy nitong perfect love. Kundi ang takot na itinataboy ng perfect love dito ay yung takot na merong pagpaparusa. Because ang sabi, fear has torment. So yung takot na mapag-alipin, yun ang inaalis ng perfect love. Yung takot na hindi nagbibigay sa inyo ng katiwasayan, ng kapayapaan, yung takot na dahil doon na hindi kayo mapagkatulog, na palagi na lang kayong nag-aalala, palagi kayong nag-iisip, baka kung anong mangyari sa akin bukas, kung anong mangyari sa anak ko sa darating na araw, ano kaya mangyari sa kanya pagpasok niya sa eskwela, o kaya hindi kaya ako maiwan sa rapture, ano kaya ako, bride ba talaga ako? At you're continuously being bombarded by that kind of fear. Yung ganong takot ang gusto nating maalis. At ang susi ay ano? Perfect love. Naalala ko yung patotoo ni Sister Sarah sa akin nung makita ko siya, naalala ko, sabi ni Sister Lorna daw, may panahon na natatakot siyang mamatay. Alam natin kung ano nangyari sa kanya. Hindi naman siya kagad mamatay. Siya'y dumanas ng mahabang pagtitiis dun sa kanyang karamdaman. Pero there was a time na takot siyang mamatay. Sabi niya, hindi pa ako handang mamatay. Natatakot ako mamatay. But then, paglipas ng ilang panahon, bago siya kunin ng ating Panginoon, sinabi niya kay Sister Sarah, sabi niya, Sarah, handa na ako. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot tumarap sa ating Panginoon. Ano yun? Ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig na galing sa Diyos, na simulang inilagay ni Lord sa kanyang puso nung siya'y mabautismo ng Espiritu Santo, nung siya'y maborn again, ay lumago ng lumago ng lumago. Hanggang sa doon sa puntong yun, ito ay umabot na sa kasukdulan, umabot na sa maturity, na yung takot para sa kamatayan ay hindi na gumambala sa kanya. Nagawa niyang harapin ng may tapang ang kamatayan mismo. Just like Paul said, amen, grave, where is your power? Diba? Death, where is your victory? Where is your sting? Can you say amen? Bakit? Kasi perfect love has been made perfect. Hallelujah. Our love has been made perfect. So, merong paglago sa pag-ibig. At dito sa quote ng ating prophet, gusto ko lang basahin din ito para makita nyo. Sa message na Jesus Christ the same. Sabi niya, like that little button, being the Holy Spirit.
Marami sa inyo ang hindi nakaka-attend ng Wednesday service natin, kaya kailangan ko magbalik tanaw sandali para makasunod kayo, bawat isa sa inyo, sa mensahe natin ngayong umaga. Sabi dito, like that little button, being the Holy Spirit, when it comes in baptismal form, then it just begins to spread out. Sabi niya, when we get all the roots of bitterness and evil away from us, God just takes over and begins to move. So meron siya sinasabi na sa oras ng baptism ng Holy Spirit natin, kaya sabi niya, baptismal form, para daw merong bahagi ng Diyos, which is the Holy Spirit, and which is also love. Remember now, God is love. He that dwelleth in love, dwelleth in God. So pwede natin ipalit yung agape sa God. Alright? And God is the Holy Spirit. Can you say amen? So nung maborn again tayo, by the baptism of the Holy Spirit, may bahagi, merong love, may agape na tumubo sa ating puso. Sabi, parang kasing laki ng butones. Amen? For the sake of illustration, parang butones lang daw. Pero ito raw ay magsisimulang kumalat o lumaki, lumago sa buhay natin habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Sa isa pang quote, uncertain sound, ang sabi niya, and yet the man, somewhere in him, if he could only let that little, as I illustrated it, like a button, when a man's saved, that much of him is God. Kapag naligtas daw ang tao, meron daw siyang Diyos na singlaki ng boton doon sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso. And sabi niya, that much of him is God. That's the little light that comes in to make you quit doing what's wrong. So kailangan daw pumasok yung liwanag na yun, which is God, can you say amen? Which is the Holy Spirit, and which is agape, which is the love of God, because God is love. Susundan niyo ako. So pag pumasok yun, dun lang daw kayo magkakaroon ng kakayahan na tigilan nyo na yung mga bagay na dapat yung tigilan. Kaya yung mga tao, sinisigap nilang tigilan yung paninigarilyo, tigilan itong ganito, pero bumabalik at bumabalik, di ba? Hindi nila makayanan. Bakit? It takes God para lubusan yung matigilan, yung dapat yung tigilan. Alright? So, it comes in to make you quit doing what's wrong. Now, if you can take all the malice and envy and strife and unbelief out, that little button-like of the light and power of God will keep what? Growing, crowding out unbelief. And you don't do it by exhortations of bodily exercise. You do it by a sanctified, consecrated life that the Holy Spirit moves through you. I caught some of it in a place where not long ago, okay, meron siyang kinwento tungkol dun sa kanyang pagpunta sa beyond the curtain of time. And he spoke about divine love and perfect love. Alright? So, ganun daw pala yun. Sisimula bilang singlaki ng butones, but then ito ay lumalago. Para mag-appreciate yun ang gusto, ang pag-ibig ng Diyos, napakadakila nito, hindi natin lubos na maarok kung ano ba talaga ang lawak, ang lalim, taas nito, di ba? Hindi abot ng ating pag-iisip. Pero, para lang magkaroon kayo ng idea, ang pag-ibig ng Diyos, kumbaga, parang sa pasimula, habang nandoon sa langit, ito ay sing lawak ng karagatan. Alright? Karagatan. And then, habang bumababa ito, ay lumiliit ng lumiliit. Pagkatapos ng karagatan, ay nagiging ilog. Habang bumababa ito sa ating realm. And then, pagkatapos ng ilog, ito ay nagiging batis. Alright? Or sapa. And then, pagkatapos nagiging batis. Pagkatapos nagiging maliliit na tributary, kanal, sabihin na natin, okay? So galing sa karagatan, pababa ng pababa, amen, hanggang sa pagdating dito sa ating daigdig,
yung dating karagatan ay nagmistulang kanal na lang dahil yun lang ang abot ng ating pag-iisip. Pero habang tayo lumalago sa pananampalataya at nakikilala natin ang ating Diyos, yung munting kanal na nasa atin ay palaki naman ng palaki. Galing sa kanal ay nagiging sapa at nagiging batis. Can you say amen? At nagiging ilog. At bago nyo pa malaman, sa pagpapalit ng inyong katawan, kayo ay nasa gitna na ng malaking karagatan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah! So it takes growing with your divine love para ating ma-realize ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Habang tumatanda kayo sa pananampalataya, mas na-appreciate nyo ang pag-ibig ng Diyos kasi mas nauunawaan nyo, mas nakikilala nyo, mas lumalaki yung pagkaunawa nyo dito. Alright? At mas malaki yung unawa nyo, yung pagkakakilala nyo dito, mas malaki yung pag-ibig na maaari nyong ibigay sa iba. Kaya napaka-importante na lumalago tayo. Lumalago tayo. Ang kaharian ng Diyos ay tinulad sa kapanganakang muli. Bakit kaya ganun? Kasi hindi tayo pinapanganak sa kaharian ng Diyos na sakdal na kaagad. Diba? Mature na kaagad. Ibig sabihin, dumadaan tayo sa proseso, sa pagiging bata. At ganyan ang lahat ng mga attributes ng Diyos. Meron siyang mga katangian na inilalagay sa atin by the Holy Spirit na hindi rin kaagad umaabot sa kasukdulan yung tindi nito. Ito ay unti-unting lumalago. For example, ang pagtitiis na galing sa Diyos, hindi kaagad yan lubos na pagtitiis. Eh, nagsisimula sa maliit na pagtitiis. Diba? Yung pagtsatsaga, yung pagpapahinuhod, iba pa mga katangian, yung pananampalataya. Kaya ang sabi ng ating kasulatan na tayo kailangan lumago sa pananampalataya. Kailangan tayong lumago sa knowledge, tayong lumago sa biyaya. So ang lahat, amen, ay kailangang lumago. So, ganun din naman sa pag-ibig ng Diyos na siyang kumakatawan sa kabuuan ng Diyos, mas lalong dapat tayong lumago doon. Kumbaga, yung pag-ibig na ito, na agape, ito ang sumasakop sa lahat ng katangian ng Diyos. Alright, lahat ng mga binanggit ko ay sakop nitong perfect love. So, habang hindi kayo umaabot doon sa yugtong yun na ang inyong pag-ibig ay naging sakdal, ay meron pa rin pagkakagapos ang takot sa inyong buhay. Anong ibig ko sabihin? Pwedeng meron na kayong pag-ibig ng Diyos, born again na kayo, Kristiyano na talaga kayo, may Espiritu Santo na kayo, pero meron pa rin kayong pagkatakot, meron pa rin kayong takot na nang-aalipin sa inyo. Bakit? Kasi hindi pa lumalago hanggang sa tamang antas yung inyong pag-ibig. Susundan niyo ba ako? Alright? So hindi porket meron pa kayong takot ngayon ay hindi pa kayo born again. Ang gusto kong gawin natin ay ano? Tayo ay dumalangin kay Lord. Lord, gusto kong mapalaya sa takot na ito. Gusto kong maabot ng aking pag-ibig na binigay mo sa akin. Yung antas na yun ay pinapangaral ng aming pastor. Amen. At gusto kong sabihin, kahit ako ay nananalangin na maabot ko yun. Meron nag-text sa akin na isang kapatid, kamakailan lang, tungkol dito sa ating pinapag-aralan. Sabi niya, na-bless siya doon sa ating tinalakay. Sana nandito kayo noong Miyerkules. At ang sabi niya, nakita ko, nakapos ako. Doon pa lang sa unang katangian nung pag-ibig eh, parang kapos na ako. Praise the Lord. Dahil yun talaga ang gusto ko ipakita sa inyo. Nakapos tayo. Na kailangan natin lumago. Kaya sabi ko sa kanya, brother, salamat sa Panginoon. Dahil yan ang aking intensyon. Maipakita sa inyo ang inihiling ng Diyos na sukat nang sa ganun maging desperado tayo humingi sa Kanya ng biyay at tulong. Nang sa ganun maabot natin yung Kanyang hinihiling. And remember, without this perfect love, walang makapapasok sa kaharian ng langit. Only those who have perfect love will be there. Ang sabi ni Brother Branham. Diba? Naalala niyo, pumunta siya doon sa beyond the curtain of time, pinaakit siya sa langit, pinakita niya yung mga tao na mayroong perfect love. At ang sabi niya, wala akong sapat na
salita para ilarawan niyo yung lugar na yun. It's beyond perfect. It's sublime. Hindi sapat ang salita para ilarawan yung atmosphere na naroon. Ito'y atmosphere ng perfect love. Hallelujah. At sabi niya, kahit ano pang ginagawa niyo, ano mang ambisyon niyo dito sa ibabaw ng lupa, ano man ang profesyon niyo, make sure na inyong matanggap ang sakdal na pag-ibig na yon. Dahil kung wala yon, ay hindi kayo papasok doon sa napakagandang lugar na yon. So we need that. We need to grow into that perfect love. Now, dito sa Bible, para magkaroon kayo ng idea, ano bang katangian ng perfect love? So 1 Corinthians 13 ay pinakita sa atin through Paul by the Holy Spirit kung ano ang katangian itong tinatalakay natin perfect love. Kung merong perfect love, ano bang katangian yan? Ano ba ang palatandaan na meron tayo niyan? Ano bang dapat natin bantayan? Para masabi natin, meron na ako nun. O kaya ay lumalago na ako, papunta ron. Diba? Ano bang mga palatandaan? Amen. Na nasa akin yung perfect love. Ang 1 Corinthians 13 ay nagbigay sa atin ng malinaw na description ng perfect love na ito. This love here in 1 Corinthians 13 is not baby love. It's not teenage love. But this is perfect love. Kung babasahin nyo hanggang sa baba, Chapter 13 speaks about He which is perfect. When He that is perfect is come. And that is talking about perfect love, agape love. So yung charity na dinidescribe dito ay perfect love. Kaya kung ikiklik nga yung charity sa 1 Corinthians 13, ito ay galing sa salitang agape. Alright? Yung charity kasi parang mababaw ang dating sa atin nun. Charity, parang pagkakawang gawa lang yun. Parang tawag dito, sweepstake? Charity sweepstakes? But this charity here is what? Agape. Agape is love. God's love. God's own love. And it's God Himself. Hallelujah. Pasahin nga natin yung unang tatlong talata. Sandali. Para magkaroon tayo ng idea kung ano bang katangian itong pag-ibig na ito. Sabi, though I speak with the tongues of men and of angels and have not agape, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Tinalakay ko ito nung nakaraang Miyerkules. Hindi ko gustong magbigay ng mahabang panahon dito dahil gusto ko matapos natin yung kailangan kong sabihin sa umagang ito. So, ang sabi dito, kahit pa nga ikaw ay nagsasalita sa iba't ibang wika, ng tao at maging ng anghel. Think of it now. Ang makita mo isang tao na nagsasalita sa wika ng anghel. Abay, yan ay sensational. But we found out last Wednesday that the love of God is more superior than the sensational. Alright? Sasalita ng iba't ibang wika. Napakagaling magsalita o itinulad ko sa isang mga aral na napakahusay sa oratorio, diba? Magsalita, mangusap. Nadadala niya ang kongregasyon sa emosyon na gusto niyang pagdalhan sa kanila. Amen, you may be so gifted in speaking. Amen, pero ang sabi, kung wala kang agape, ay para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Ibig sabihin, wala ka pa rin kwenta. At yung batingaw, at yung simbal, ay gamit ng mga Hiteno sa pagsamba nila sa kanilang Diyos-Diyosan. In other words, kung wala kang pag-ibig, kahit pa nga gifted ka sa pagsasalita ng iba't ibang wika at maging ng wika ng anghel, amen, ay para ka lang Hiteno na sumasamba sa Diyos-Diyosan, amen, sa pamamagitan ng batingaw. Wala pa ring kwenta. Alright? What an irony. Dahil itong Corinthian church ay very gifted. Diba? Walang church dito sa Bible na sinulatan ni Pablo na sing gifted nitong Corinthian church. Dito niya tinalakay yung siyam na iba't ibang mga kaloob ng Espiritu. Alright? At
kanyang sinaayos ang mga kaloob na gumagana doon sa Corinthian church because they were very gifted. At dahil doon, marami sa kanila ang nagpapalalo dahil sa kanilang kaloob. Dahil sa kanilang mga kaloob, amen, ang iba ay nagkakaroon na ng pananaghili sa isa't isa. Alright? Tinataas ang sarili dahil siya ay may kaloob na ganito at yung iba ay walang kaloob na ganon. Kung yun yung titignan ang Corinthian church, bagamat very gifted, ay punong-puno din ng problema sa ugali. Praise the Lord. Siguro magandang magsalamin tayo sa umagang ito dito sa salamin natin. So hindi natin pinag-usapan dito yung gift. A church may be so gifted. Marahil lahat ng mga kaloob ng Espiritu gumagana sa inyong kalagitnaan. Pero tandaan nyo, ang kaloob ay hindi nag-aalis ng masamang ugali. Ang mga kaloob ay hindi nag-aalis ng mga pananaghili sa pagitan ng mga tao doon sa Corinthians. Ang sabi ni Pablo, hindi ba hanggang ngayon karnal pa rin kayo? Dahil ang ilan sa inyo yung nagsasabi, ako ay kay Pablo, ako kay Apollos. Ang sabi niya, meron kayong inggitan sa isa't isa. Amen. Kayo ay merong mga masasamang hinala sa motibo ng inyong kapatid. Mag-ingat kayo na baka pagka kayo ay nagkagatan ay magkaubusan kayo. See, very gifted, puspos ng kaloob, pero ang daming kailangan ayusin sa pag-uugali nila. Anong dahilan? Dahil hindi pa dumarating yung charity sa kasagdalan. Alright? So anong sinasabi ko? Hindi masama na merong gifts, pero yung gifts na walang charity ay walang kabuluhan. Amen? Kaya mas sikapin natin na matanggap muna natin yung charity at hayaan mong sumunod na lamang yung mga kaloob. Alright? Mabuti may mga kaloob, pero kung wala rin lang charity, wala rin kabuluhan yan, amen, mas mabuti kung may kaloob ka na, may charity ka pa. Amen. Hallelujah. At sabi sa verse 2, and though I have the gift of prophecy, alright, hindi lang pag-speaking in tongues, kundi panguhula. Praise the Lord. You know, sa mga message churches ngayon, hindi na nila problema to eh. Marami sa mga message churches ni hindi dinadalaw ng kaloob. Dahil ayaw nilang padalaw sa kaloob. Pag nakarinig sila ng konting speaking in tongues, natatakot na sila, akala nila sa demonyo yan. Hindi tayo Baptist, hindi tayo Pentecostal. Sino nagsabi sa inyo na Pentecostal lang ang dapat kinikilusan ng mga kaloob? At tinutukoy dito ay iglesia ng Diyos. Praise the Lord. Hindi na problema ng maraming churches yung unang bahagi, yung pagsasalita sa iba't ibang wika, yung pagpropesiya, dahil hindi naman sila naniniwala dun eh. Nakakalungkot sabihin, pero merong mga iglesia, they did away with the gifts already. Dahil lang sabi, nasa salita na tayo. Kung nasa salita ka, ang gifts ay nasa salita. So kailangan tanggapin natin lahat. Kailangan maging balance tayo. Alright? Praise the Lord. Meron naman mga churches na parang mapente ko puro gifts na lang. Pero pagkatapos mag-speaking in tongues sa manghula ay nagsasabunutan. Praise the Lord. Makinig kayo sa akin. Amen? Makinig kayo sa akin. Huwag na wang mangyari. Praise the Lord. Na tayo mismo, lalo na kayong mga nakatatanda, ang magpakita na hindi tayo marunong sumolve ng problema natin. Na tayo pa ang nananaghili sa isa't isa. Nagpapakita pa tayo na hindi tayo magkasundo. Tinitingnan kayo ng mga bata. Amen? Amen? Amen. Amen. Gusto ko makarinig ng amen doon sa mga matatanda. Amen? Amen. Babagalan ko at lilinawan ko at didiinan ko. Gusto kong gampanan ang aking pagiging pastor sa pamamagitan ng pangaral ngayon dahil gusto kong iglesyang ito'y madala doon sa perfect love. Natutuwa ako sa mga kaloob na gumagana sa ating kalagitnaan.
Natutuwa ako sa pagiging active ng marami sa inyo. Natutuwa ako kahit mga matatanda natin, umaawit pa rin. Pero tandaan nyo, ang pagiging active, hindi nag-aayos ng buhay. Ang pagiging active, hindi nag-aayos ng mga selosan. At mga bulong-bulungan. Ang Espiritu Santo lang ang gumagawa niyan. At ang paglago nyo sa pag-ibig ng Diyos, pagka lumago na kayo, amen, mas madali nyong mapalampas yung mga munting pagkakamali ng inyong kapatid. Na dahil sa ang ilan sa inyo hindi po umaabot doon, hindi kayo makapagpalampas. Active nga kayo, pero active din kayo sa ano, sa bulong-bulungan. Praise the Lord, praise the Lord. Preach, Brother Ray, preach. Hindi ko naman sinasabing ganun tayo, baka lang, sakali. At kung ganun tayo at tayo natutumbo ngayon, praise the Lord, mahal tayo ni Lord. Amen, tumitingin tayo sa salamin ng kanyang salita. Alright, pero kagaya na sabi ko kanina, marami sa mga church na message, wala nang problema sa speaking tongues, wala nang problema sa prophecy, hindi mo sila niniwala dyan eh. Ito ang problema ng maraming church na message ngayon, yung susunod. And though I understand all mysteries. Ala, pitong tatak, pitong kulog, pitong lahat. Diba? Lahat ng hiwaga, lahat ng mga malalalim, lahat sa tuwing mga aral na lang, puro malalim, amen, at inukay, pati impyerno. So this, ilan sa kanila, impyerno ang naukay. That's exactly what's happening. And this is the mysteries of God. This is talking about the mysteries of God. Mga tunay na mga hiwaga, kahit pala malaman mo lahat ng yan, kung wala ka pa rin pag-ibig, ay wala ka pa rin kabuluhan. Hindi ka pwede magmayabang na alam ko lahat ang mga hiwaga kayo, wala kayong kaalam-alam. Puro partial lang kayo ako, nasa fullness na. All mysteries na yung sa akin eh. Sa inyo, partial pa lang eh. Diba? Kung wala ka rin pag-ibig, katulad ka rin ng puro salita ng wika. Na pare-pareho kayong sumasamba sa Diyos-Diyos sa pamamagitan ng inyong batingaw na umaalingaw-ngaw. Wala kayong dapat asahan, wala kayong mapapala. Kung wala kayong pag-ibig, it's still nothing. You have zero benefit. Mm. All mysteries and all knowledge. Hallelujah. Lahat to, ha? Lahat-lahat na to. Pwede pala yun. Alam mo na lahat pero wala ka pang charity. Praise the Lord. Ang sarap sana kung meron ka ng charity, alam mo pa lahat. Hindi lang yun. Alright, ito, sakop ng lahat ng message ito. Lahat sila nag-aangkin ito. And though I have all faith, lahat na ng pananampalataya, pagsama-samahin mo na hanggang sa umabot tayo sa third pool. Na kaya mo magpausog ng bundok, ang sabi dito, so that I could remove mountains. And have not charity, I am nothing. Ganong katindi ang pangangailangan natin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Let's be the name of the Lord. Mas gusto ko pa. Na, amen, hindi kayo masyadong maalam sa hiwaga, pero puno kayo ng pag-ibig sa inyong puso. Hallelujah. Dahil yun ang hinihiling ng ating Panginoon. Dahil yung alam, yung knowledge, maaring mental knowledge lang, ang hinihiling ng Diyos sa atin ay hindi lang mental understanding or knowledge, kundi revelation. At yung revelation ay manggagaling sa puso, manggagaling sa pag-ibig ng Diyos.
Tuloy natin. Susunod. And though I bestow all my goods. Alright? Una, yung first part, it was sensational. Diba? Sa salita iba't ibang wika. Sa salita sa ano ng anghel. Ito namang pangalawa na binasa natin tungkol sa knowing all the mysteries and having faith to move mountains. Amen? Ay spectacular. Ito namang number three ay sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa rin kaysa dun sa mga bagay na yon. Sabi dito sa verse 3, and though I bestow all my goods. Meron namang ganyang iglesia, lahat ng klase ng charity, tinatayo nila. Lahat ng klase, lahat ng dugo nila, halos maubusan na sila ng dugo, kakabigay. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned. Merong iglesia na alam ako, ang ginagawa nila linggo-linggo, nagpapakain sila ng mga bata, ng mga mahihirap. That is also good. Hindi natin hinahamak yun kung meron kang charity. Tunay na charity. Hindi lang, ang sinasabi dito, pwede kang magkawang gawa ng mali ang iyong motibo. Pwede mong gawin kasi ito nang walang charity. Bigay mo lahat ng mag-aari mo, magpakain ka, amen, sa mga nagugutom, sa mga mahihirap. And though I give my body to be burned, magpasunog ka na nga ng katawan mo eh. Pero wala ka pa rin charity, ang sabi. Hallelujah. It profited me nothing. Pwede pala yun. Magpakamatay ka na. Pero kung ikaw magpapakamatay para lang mag-iwang ka, para yung aking pangalan ay hindi nila makalimutan. It's not about us. It's not about what we can do and what we're doing and what we have done. Amen. Kung yan ang motibo natin, amen? Yung ating pag-self-sacrifice ay walang kabuluhan. Dapat anumang gawin natin, iwan nating alaala, dapat ibalik natin ang lulahati kay Lord. Amen. Hindi ang pangalan natin ang importante. Ang pangalan niya ang kailangan may taas sa ating kalagitnaan at maparangalan. You see, anong motibo mo sa paggawa ng mga bagay na yan? Doon makikita kung may charity ka o wala. Ito ba'y nilalapag mo sa altar ng pagiging selfish, self-centered altar? O ito ba'y sa altar na kung saan si Jesus ang nakalapag? Amen. Sacrificial. Amen? Wala nang hihigit pa sa ialay mo ang iyong sarili. Mamatay ka para sa iba. Sa human love realm. Ang pag-ibig ng tao, yun ang kasukdulan nun. Kaya niyang mamatay para sa iba. Pero wala pa rin sinabi yan sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Alam niyo ba yon? Na si Jesus, hindi lang minsang namatay. You might say, brother, hindi yata scriptural yan. Pakinggan niyo muna ako. Araw-araw, meron pa rin pumapatay kay Jesus. At siya'y nilalantad sa hayag na kahihiyan, ang sabi. Pagkatapos nyong malaman ang katotohanan, pagkatapos ay magpatuloy kayo sa inyong pagkakasala at gawin nyo kung anong alam nyong hindi nyo dapat ginagawa, ang sabi, para nyong pinapako muli si Jesus sa krus. Ang tao, minsan mo lang siyang pwedeng ipako. Minsan lang siya pwedeng mamatay. And that's all of it. That's love, human love. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, sige, ready siya, sige, pako nyo, pako. Napakarami sa atin, amen, ang naglagtad sa ating Panginoon sa hayag na kaya ng paulit-ulit, pinapako natin sa krus. Pero hindi niya tayo pinapatay. Sobra ka na, 5 beses mo na ako pinatay, ha? Bang! Tama na. Sana nakuha niyo kung ibig ko sabihin. He's willing to die, not just once. Although yun lang ang kailangan para maligtas tayo lahat. Pero ang sinasabi ko, kahit pa nga sinalangsang natin siya ng maraming beses, hindi niya tayo sinawaan, hindi niya tayo give up. Hallelujah, minahal niya pa rin tayo. That's divine love. It's agape love. Alright. Tingnan natin yung verse 4. Narito na ang mga katangian. Papakita ni Paul, kagaya na sabi ko nung nakaraang Wednesday, na parang tinaas ni Paul ng isang dakilang diamante na walang iba kundi ang agape love. At ang diamante ay may iba't ibang muka.
At pinapakita niya isa-isa ang mukha ng dakilang diamanteng ito. Dito sa verse 4, papakita niya na kung anong katangian meron, ang perfect love, ang charity, ang agape love. Ang sabi niya sa verse 4, charity suffereth long. Gusto ko lang buksan ang aking Bible sa Tagalog. Maaaring may konting kaibahan yung aking translations dito sa Tagalog, ibang translation ito. Pero basically, ganun din naman. Synonyms lang yung ginamit na salita. Sabi, ang pag-ibig ay matyaga. Yan sa ibang version, kung di ko nagtitiis, ay mapagtiis. Mapagpahinuhod. Alright? Charity suffered long. Isa raw ito sa katangian ng agape love. Ito ay mapagpahinuhod or suffered long ng ibig sabihin nang suffered long ay, sabi dito, binasa natin nung nakaraan, this word means patient endurance under provocation. The literal meaning of the word is long-tempered. This characteristic of love reveals the truth that love does not retaliate. Alright, tingnan natin yung ating pag-ibig. Okay, hindi ko dinideny na may pag-ibig na kayo ng Diyos kung born again kayo. Pero tingnan natin kung meron na yung ating pag-ibig nito. Lumago na ba ito sa ganung antas na kaya na nitong magtiis sa ilalim ng pag-atake ng ibang tao? Hallelujah. Patient endurance under provocation. Isang bagay yung magtiis ka na naghihintay ka, pero isang bagay yung magtiis ka nang ikaw ay inaatake. At kapag hindi ka gumanti, hindi mo sinuklian ng masama yung masamang ginagawa sa iyo, ibig sabihin noon abay nakapagtitiis ka na sa ilalim ng provocation, sa ilalim ng pangiinis, sa ilalim ng pang-atake ng mga tao na nasa paligid mo. If you can keep your cool, kung ikaw ay magiging mahinahon, yun ang ibig sabihin nun. Slowness in passions. Slowness in hatred. Diba? Ikaw ay makupad sa galit. Ginagalit ka na, pero hindi ka magalit-galit. Sadyang walang galit eh. Ano magagawa mo? Diba? Merong ganyang tao, kahit anong galit mo, nakangiti pa, lalong nakakainis. Ano magagawa? Wala kang makuhang galit eh. Sabi nga nila eh, bakit ka maghahanap ng dugo sa singkamas? Walang dugo yan eh. Bakit ka maghahanap ng galit sa tao na puspos ng pag-iibig ng Diyos? Lahat ng klase ng chismis, lahat ng klase ng paninira, lahat ng klase ng masasamang salita, lahat ng klase ng pangiinis ginawa na sa'yo, amen, ikaw ay nananalangin pa rin para sa kanila. Kinakamayan mo pa rin sila na walang pagpapaimbabaw at may tunay ng ngiti. Amen. Hallelujah. At nagagawa pa rin sabihin, God bless you, sister. God bless you. Kahit alam mo na yung taong yan, eh kung ano-ano sinasabi, laban sa'yo. Kung makalapit sa'yo, pagkatapos ng service, kaalam mo, bait-bait sa'yo, kung makayakap sa'yo. Pero nabalitaan mo, ang dami palang pinagsabihan yan. Na ganyan ka raw, ganito ka raw, ganyan. You are under provocation. Kumusta ang divine love mo pagdating yan? Ha? Kumusta ka na? Praise the Lord. Pagka niyakap ka kaya, ay, sakalin mo. Oh, magawa mong yakapin talaga sa pag-ibig. Sa Espiritu ng Diyos. At sabihin mo sa kanya, sister, sister, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Merong nagsabi kay Barry Benham, kasi merong mga tao na mga kritiko niya. Talagang kung magsalita ng kung ano nung bagay, ganun na lamang laban sa kanya. Pero nabalitaan nung taong yun na nakakaalam nung bagay na yun, na si Barry Benham ay pupunta dun sa bahay nung lalaking yun, na kung ano nung sinasabing masama laban sa kanya. At sabi nung tao, Brother Benham, hindi mo ba alam na sinisiraan ka niya? Kung ano nung sinasabi niya laban sa iyo eh, bakit bibisitahin mo?
Sabi ni Brother Branham, bakit hindi ko bibisitahin? Yun nga ang kailangan bisitahin eh. Baka kasi sa kabutihan mo ay matauhan siya. Naalala niyo yung kwento ni Abraham Lincoln? Yung numero-uro niyang kakalaban sa politika na tinawag siyang, anong tawag sa kanya? Gorilla. The original gorilla. Sabi niya, bakit pupunta pa kayo sa Africa eh, meron ng gorilla doon sa White House? Isipin niyo yun? Pero nung siya ay mahalal, pinili niya yung taong yun bilang isa sa mga gabinete niya. At nilagay niyang Secretary of War. Tapang itong taong ito eh. Pati presidente niya, kinakaaway, mailagay nga bilang Secretary of War. At tinanong siya nung kanyang mga kasama, sabi, bakit pinili mo yan? Eh, ganyan ang sinabi sa inyo nung nagkakampanya ka eh. Kasi paniwala ko siya ang pinakamagaling para dito sa lugar na ito. So you see, ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilala sa mabuti na nasa tao. Hindi nakatingin dun sa hindi maganda sa kanila. At ang sabi, nung mamatay si Abraham Lincoln, ang taong ito'y tumabi sa kanyang puntod at sinabi, walang taong singdakila ng lalaking ito. Bakit? Napagwagian siya ni Abraham Lincoln sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ginantihan. Hindi niya sinawag na ikaw ang hari ng mga tsonggo. Haring gorilla ako, pero ikaw hari ng mga tsonggo. No? Pinagpakitahan niya ng mabuti. At nung mamatay siya, amen, nagapi niya yung hatred ng taong yon. At siya mismo yung nagpatotoo na itong si Abraham Lincoln, ang pinakadakilang taong nakilala kong nabuhay sa ibabaw ng lupa. Sabi ni Lord, habang siya inahirapan sa krus, hindi naman siya dapat ipako sa krus. At yung mga tao, patuloy na sumisigaw ng lahat ng klase ng tawag dito, ng panunumpa sa kanya. Tang sabi niya, Panginoon, ama ko, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Stephen ay binabato. Hanggang sa siya ay mamatay. Binato siya hanggang mamatay, pero sabi niya, Panginoon, huwag mong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Ang nobya ay babatuhin din. Ano kaya ang sasabihin ng nobya? Pareho din. Huwag mong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Kaya ano sabi ni Brother Branham? Pagka ang panalangin niyo raw ay, Lord, ibalik mo ang bato sa kanila, Lord, ibalik mo. Ang sabihin nun, hindi kayo bride. Kaya sabi ni Barbara, na umihingi lang ng ganyan ay yung mga Hudyo na nandito sa ilalim ng altar. Kaya sabi, Lord, kailan mo kami ipagiganti doon sa mga sumalaula sa amin nung nandun kami sa ibabaw ng lupa? Sabi ni Barbara, yun ang pagpapatunay na hindi yung bride. Ang bride will have that perfect love. Yeah. It's the Lord. Love suffereth long. Naghihintay siya na mangyari. Hindi yung gusto ko ito eh. Pag hindi nangyari ngayon, nabay nagwawala na. Alam niyo ba, sa dami ng gusto kong makita sa inyo, kung ako'y nagpadala sa aking emosyon bilang tao, bay magwawala ako at mawawala na ako. Pero hindi. Alam ko, hindi ako ang gagawa eh. Hindi sa lakas ko, hindi sa kapangyarihan ko eh. Ang Diyos ang gagawa niyan. Amen. Ang magagawa lang ay pangaral. Sabihin sa inyo. Ang Diyos ang tutupad ng mga salita niya na ipinapangaral ko. Amen. Hindi kailangan piliting kung mangyari sa aking sariling lakas. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Minsan sa mga pakikisama niyo, mga young people, sa mga grupo niyo, mga ladies, sa choir, at sa iba't ibang lugar, iba't ibang departamento, meron kayong mga bagay na gusto niyong mangyari, huwag niyong ipilit. O niyo pilit na pag hindi nangyari, magwawala kayo. Kumusta ang divine love niyo? Nagtitiis ba ng mahaba? Gano'ng kahaba ang pagtitiis? Praise the Lord. Mahaba talaga ito pagka tinutukan ko eh. Halipat tayo doon sa susunod. Natapos nga doon nung nakaraan actually. Kung gusto niyo reviewin yung unang bahagi nitong series na ito,
pumunta kayo sa audio video, mangingi kayo ng CD, o kaya puntahan niyo ang ating website para mapakinggan niyo kung saan ako nanggaling. Kinailangan ko lang ulitin ito dahil hindi ko pa na-preach dito on a Sunday. Wednesday ko pinipreach yun eh. Kaya gusto ko yung mga hindi nakaka-attend ng Wednesday, kumbaga parang naumpisaan din yung aking series. Alright. Pero pupunta tayo dun sa pangalawang description sa pag-ibig. Ang sabi, love is not just long-suffering or charity suffered long, but it is also kind. Charity is kind. Ano sa Tagalog? Yung kind, magandang loob. Ang pag-ibig daw ng Diyos ay may magandang loob. Alright? Pag sinabi mong magandang loob, abay, maganda talaga yan. Kind. This word refers to active goodness that goes forth in behalf of others. Genuine love is never hateful or mean, but it represents or it respects others and reaches out to them. Charity is kind. It means it is good-natured, it is tender, it is affectionate, it wishes well, and is not harsh, it is not sour or ill-natured. Alright? Pagka ikaw ay pag-ibig ng Diyos, ikaw ay magandang loob. Itong magandang loob mong ito ay hindi lang nasa loob. It becomes an active experience, an active manifestation. Dahil magandang loob mo, magmamanifest ito sa panlabas na gawa na nakakatulong sa iba. You are kind to others. Alright? It's an active goodness that goes forth in behalf of others. Hallelujah! Hindi ka, praise God, makasarili. Ang iniisip mo palagi ay ang kabutihan ng iba. Di baling hindi suklian. Amen? Kung meron kang magandang loob, okay lang yun. Ang kaligayahan mo ay ang makapagbigay at hindi ang tumanggap. Dahil mas pinagpapala yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabi sa Matthew 5:44-45, tingnan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi dito sa Matthew 5:44-45. Sabi niya, love. But I say unto you, love your enemies. Ang merong magandang loob, pati kaaway, minamahal. Wala kang magagawa, maganda loob eh. Praise the Lord. Wala kang maipapalabas na hindi maganda, maganda loob eh. Kahit awayin mo yan, magsilbi kang kaaway niyan, mamahalin ka pa rin yan. Dahil meron siyang magandang loob, dahil meron siyang charity. Alright? Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Parang hirap nito, no? Parang yung ang mahalin nyo, ang inyong mga kapatid, ang hirap na eh. Yung ang magmahalan kayo sa isa't isa, at sa pamamagitan nito yung makikilala kayo na kayo yung mga alagad ko nga eh. Parang hirap eh. Eh yung kaaway pa kaya ipamahal sa atin? At yung sumusumpa pa kaya ang ipamahal sa atin? Yung nagmumura pa kaya sa atin? Lord, ano ba to? Talagang hindi ko kaya to, Lord. It takes your love. I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which is despitefully use you and persecute you. Bigat ba? Pero kaya inutos siya kasi kaya niya yan. Bibigyan niya kayo ng kakayahan para masunod yan. Tandaan niyo ito, ang Diyos hindi mag-uutos ng isang bagay sa inyo na hindi niya kayo bibigyan ng kakayahan para matupad yun. Amen. Huwag kayo matakot kagad, parang hindi ko kaya. Hindi, kaya inutos yan, bibigyan kanya ng kakayahan. Verse 45. Ang sabi niya, that you may be the children of your Father, which is in heaven. Okay, kaya pala pinapagawa sa inyo ito dahil pag nagawa nyo raw, ay magiging mga anak talaga kayo ng inyong Ama na nasa langit. Matutulad kayo sa Kanya. For He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the just.
Okay, kumusta ang divine love nyo? Kanino kayo mabait? Doon lang ba sa mabait sa inyo? Sabi ng Panginoon, kung ang binabati nyo lang ay yung mumabati sa inyo, wala kayong pinagkakaiba sa mga Pariseo. Malibang higitan nyo ang katuwiran ng mga Pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa karera ng langit. Kanino kayo mabait? Doon sa palaging bumabati sa inyo? Ha? Pero sabi, ang inyong ama sa langit ay ganito, pinapasikat niya yung araw, kapwa sa mabuti at masama. Nakakita na ba kayo ng araw na dumating sa inyong buhay na yung sikat ng araw ay hinaharangan ni Lord dun sa mga tinik at dun sa mga damong ligaw? Huwag yung tatamaan yan, hinaharangan yung sikat ng araw. Praise the Lord. Pag mananalangin kayo, wag lang yung nagpapautang sa inyo, ipapanalangin nyo. Amen? Ipanalangin nyo ang sabi, kahit yung umuusig sa inyo. Yung mabuti at masama. Alright? Baka naman magkaroon kayo ng listahan. Ito yung mga masasama. 1, 2, 3. Ipapanalangin ko rin yung masasama. Ano? Pinapakita lang nito. Ganun ang Diyos. Ang pag-ibig niya ay magandang loob. Kapwa sa mabuti at masama. Kapwa sa matuwid at hindi matuwid. Praise the Lord. Minsan, may nadaan ng kayong pulube. Nakakaawa, walang makain. Talagang nanginginig na sa gutom. Eh, kilala niyo yung taong yun. Eh, salbahe naman kasi yan. Kaya nagkaganyan yan. Kasi salbahe sa magulang at lahat eh. Hindi natin pinag-usapan kung anong ginawa niya dati. Eh, gutom ngayon yan eh. Diba? Kaya lumapit sa iyo kasi may dala kang isang supot na tinapay. Ito mo nanginginig na hindi na makakibo, hindi na halos. Kahit gano'n pa siya kasama, dati nagugutom yan. Bigyan mo isang pandesal man lamang. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay may magandang loob. Mabuti sa matuwid at hindi matuwid. Hallelujah. Magkaminsan, di ba, masyado tayong maingat. Eh, kabasta-basta magbigay. Totoo naman yun. Hindi ko rin sinasabi na basta-basta kayo magbibigay. Lalo na, huwag kayo basta-basta magbubukas dahil ngayon uso ang mga biglang pumapasok sa bahay. Ha? Di ba, magbigay kayo pero huwag nyo buksan yung gate nyo. Kasi, hindi natin masabi sa mga ng panahon. Pero ang sinasabi ko sa inyo, mas mabuti na yung nagbigay kayo kaysa hindi kayo nagbigay. Pero ang sabi, pwede rin na anghel ni Lord yung dumalaw sa inyo. Praise the Lord. Yung mga kumakatok sa bahay, di ba? Alam natin, ang dami ngayong manggagancho. Pero yan kung manggagancho sila, at least nabigyan mo yung manggagancho. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. At bibigyan ka naman ng Lord ng discernment, pero paano kung wala kang discernment nung araw na yun? Mas mabuting bigyan mo siya kaysa hindi mo siya bigyan. Baka angel yun, hindi yung manggagancho. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay mabuti, magandang loob. Hallelujah. Gawan nyo ng mabuti ang hindi gumagawa ng mabuti sa inyo. Gantihan nyo ng mabuti ang gumagawa ng masama. Hindi lang yon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang magandang loob. Ano pa ang sabi? Ang susunod na katangian nito ay hindi nananaghili. Lalim, ano? Sino ba mga kabataan dito na nakakaintindi ng nananaghili? Nagsiselos, naiinggit, yan ang mga synonyms niya. Ang pag-ibig ng Diyos daw ay hindi nananaghili, hindi naiinggit, yun ang ibig sabihin noon. Envy it not. True love is not jealous over the abilities or possessions of another. Instead of being jealous when others prosper or excel, love is pleased when they do well. Ang pag-ibig daw sa ating sariling wika, ay hindi nagsiselos doon sa mga abilidad at mga pag-aari ng ibang tao. Imbis na magselos ang pag-ibig, ang sabi, ito raw ay nalulugod pa kapag ang iba ay sumasagana at sila ay yumayaman at sila ay napopromote at sila ay nagkakamal. Praise the Lord. Tandaan niyo ito, ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilala sa inequalities
na nandito sa ibabaw ng lupa. Tandaan nyo, sadyang hindi tayo pantay-pantay sa mga biyaya sa ibabaw ng lupa. At ang may pag-ibig ng Diyos ay kontento doon sa bahagi na itinalaga ng Diyos sa kanya. At hindi lang siya kontento, masaya siya dahil yung iba mas marami ang meron kaysa sa kanya. Naintindihan niyo yun? May mga pagkakataon na walang-wala na tayo. Pagkatapos mababalitaan natin, si sister, ang yaman-yaman na, siya pa ang pinadalhan ng $1,000. Ako, hindi ko na alam kung saan kukukunin yung susunod na kakainin namin mamaya. Eh, biglang may darating na sister at nagpapatuto. Naku, sister, talaga napakabuti ni Lord sa akin. Biruin mo, may nagpadala sa akin, ang tagal nang hindi sumusulat sa akin, pinadalan ako ng $1,000. Para bang dinidiin ka palalo dun sa iyong kahirapan at pangangailangan. Pero kung may pag-ibig ka ni Lord, magtataas ka ng kamay, sabihin mo, Lord, salamat, sister! Napakabuti ni Lord sa iyo! Hallelujah! Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagsiselos sa pagpapala ng iba. Yes. Ang pag-ibig ng Diyos, tandaan niyo ito, ay nag-iisip palagi ng mabuti. Amen. Positibo sa lahat ng bagay. Kahit na ganito lang ang aking tinatangkilik, marahil ito pala ang pinagkakatiwalaan ng Lord. Sa kanya, yun ang siguro mapagkakatiwalaan na siya. Siguro binigay siya ng $1,000 dahil baka may magkasakit sa kanila sa dalating na araw. Samantalang ako, ang problema ko lang pagkain ko, susunod na meal eh. Eh baka naman kaya sila binigyan ng gano'n, baka naman hinahanda sila ni Lord. Alam ni Lord kung paano pangalagaan ang kanyang mga anak. Kaya hindi tayo dapat magselos eh, di ba? Amen. Ang pagsiselos, kadalasan ay nagaganap doon sa mga nasa iisang kategorya. Doon sa mga, sabi dito, nasa iisang ranggo, kumbaga, of the same rank. Di ba? Ang nagsiselos, kadalasan, ay yung ministro sa ministro. Song leader sa song leader. Babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Manager sa manager. Hindi karaniwan yun yung manager, nagsiselos doon sa tagahukay. Siselos ako sa tagahukay na yun. Kadalasan, yung pinagseselosan nyo ay yung karanggo nyo. Praise the Lord. Ikaw ay may pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw isang leader, isang song leader, pero pag mas masiglang pumalakpak yung church, pagka yung isang song leader ang nagpapakanta, amen, pumapalakpak ka rin ng malakas at nakikisaya ka, ikaw ay may pag-ibig ni Lord. Kahit pagka ikaw nagsusong lead para wala silang agana-gana, ibig sabihin lang nun, magsikap ka. Pero huwag kang malungkot dahil yung iba, yung isa mas nagagamit ni Lord. Hindi ka nagsiselos sa kapwa mo song leader. Hindi ka nagsiselos sa kapwa mo yung musician. Amen? Bakit pagka siya ang nawala, hinahanap siya? Sabi ng isang musician, sakit naman sa kalooban kasi pagka wala si Barry Micah, pag ako lang nakita, hinahanap si Barry Micah. Ang pag-ibig ay hindi nagsiselos. Hindi naghihinala, hindi. Tawag dito. Hindi na nanaghihili. Amen. Mas natutuwa siya kung magagamit yung ibang tao kaysa sa kanya. Mas pinagpapala siya. Hindi niya na kailangan ng sasakyan. Siya pa binigyan ng sasakyan. Huwag kang aangal kagad. Baka ibigay sa'yo yun. Diba? Tinitiglan lang ni Lord kung anong iyong, anong yung reaction. Diba? Ikaw, tricycle ka na lang, sumasabit ka na lang, yung kapatid mo, meron ng isang sasakyan, dinagdaga pa rin isang sasakyan. Hindi mo alam, baka sinusubukan lang ka lang ni Lord pagka ikaw ay hindi na nagsiselos. Hipuin niya yung merong dalawang sasakyan, ibigay siya yung isa. Sige ka. Ang pag-ibig ay hindi na nanaghili. Kaya alam niyo, si Lord, marunong siya. Hindi niya lahat-lahat sabay-sabay pinagpapala. Hindi lahat-lahat sabay-sabay pinapakit sa bundok. Hindi lahat nasa lambak. Alternate yan eh. Minsan meron siyang pinapakit sa bundok, meron siyang pinapababa sa lambak. Diba? Kasi isipin nyo,
kung sabay-sabay kayong nasa lambak. Ang hirap nun. Ang hirap magbigay ng comfort dun sa church na ang bawat membro ay nasa lambak. Nasa ilalim ng kahirapan, ng pagsubok, matinding pakikipagbaka. Walang sino man ang nasa bundok. Ang hirap nun. Kaya makikita niyo si Lord. Amen. Pinag-alternate niya. Minsan ikaw, nasa lambak. Pero yung kapatid mo, nasa bundok. Ikaw na nasa lambak, huwag kang managhili na siya'y nasa bundok. Magpasalamat ka. Lord, salamat! Nasa bundok ko lang, kapatid! Sana, Lord, maalala niya ako yung panalangin. Nandito ako sa lambak. Di ba? Kung pare-pare kayo nasa lambak, mas mahirap yun. Di ba? At least kung merong mas malakas o merong nasa panahon ng pananagumpay, maaring may manalangin para sa'yo. Kaya huwag kang maingit. Hallelujah. Huwag kang maingit. Preacher sa preacher. Amen. Kung ginagamit ang isang ministro sa mas malawak na paraan, salamat sa Panginoon. Makontento ka dun sa bahagi mo. At maging masaya ka dun sa pagpapala ng iba. Praise the Lord. Ang mga taong hindi masaya ay yung mga taong inggiterat inggitero. Alam niyo ba yon? Merong mga taong maiinggit sa inyo dahil lang sa masaya ka. Dahil lang sa masaya ka, may magagalit sa iyo at may maiinis sa iyo. Bakit? Kasi hindi sila masaya. At dahil sa hindi sila masaya, gusto nila lahat hindi maging masaya. Kailangan malungkot din kayo katulad ko. Amen. Kaya minsan yung mga tao yun, walang pag-ibig ni Lord. Amen. Hindi sila makasabay sa worship eh. Sa pananambahan, sa pagdiriwang sa church. Kasi wala ako sa mood ngayon. Ingi-ingi nyo. Bakit nasasaya nyo? Hindi nyo naintindihan kung anong dinadanas ko ngayon. Amen kayo ng amen dyan. Hallelujah kayo na hallelujah dyan. Hindi nyo alam kung dinadanas ko. Hindi nyo alam ang kinakaharap kong pakikipagbaka. Buti nga hindi alam kasi baka pag nalang, baka maapektuhan pa sila sa worship. Huwag kang maingit. Amen? Yung mga tao may pag-ibig, palaging masaya. Masaya siya sa kaunti. Masaya siya sa marami. Masaya siya dun sa gitna ng mga pinagpapala. Masaya siya sa gitna ng mga nagdurusa. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, kayang makadama ng kaligayahan para dun sa mga naliligayahan. Maaring makadama ng kalungkutan sa mga nalulungkot. Yan ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Envy it not. Hallelujah. Jealousy is one of the most vile of sins that we harbor in our hearts. It was Eve's jealousy, or it was Satan's jealousy, actually, that was his downfall. Sabi ng isang professor na kaibigan ko, sabi niya, pagka ang linapit sa aking problema ay selos, hirap na hirap ako. Sabi niya, Pastor, paliwanag mo nga sa akin kasi meron kang ano eh, alam, may insight ka sa mga spiritual na bagay. Professor kasi siya ng isang speech clinic. Tapos sabi niya, sabi mo nga sa akin, bakit ganun? Pagka may selos, kasi meron siya hawak ng mga tao. Pagka selos na pumasok sa mga tao ko, ang hirap solusyonan. Sa lahat ng problema, yung selos ang mahirap sa lahat. Nabigla ako dahil hindi ako kalayan natatanungin akong ganun. Pero binigay ni Lord sa akin yung sagot, sabi niya, kasi yung selos ay pangunahing manifestasyon ni Satanas. Si Satanas, kaya siya nagkasala, nagselos siya kay Lord. Gusto niyang gumawa ng karian na mas dakila kesa sa kanya. Ang sabi niya, I will ascend. Lalampasan pa kita dyan. Hindi ako payag na mas mataas ka kaysa sa akin. Amen? Ilalagay kayong luklukan ko sa ibabaw ng iyong mga anak. Ang sabi niya, di ba? Sa ibabaw ng ulap. Mas mataas sa iyo. Ang sabi ni Brother Benham, yun ang ginawa ni Satanas. Sinibukan niya gumawa ng isang civilization na mas makinang kaysa dun sa ginawa ni Michael sa langit.
Kaya siya ay nahulog sa ibabaw ng lupa. Ano ibig sabihin? Ang selos ay galing kay Satanas. Yan ang pangunahing manifestation niya. Selos at saka pride. Gusto niyang mas mataas siya kaysa doon sa iba. Kaya pag yan ang pumasok sa isip, sa puso ng tao, malibang tulungan ka ng Panginoon, malibang ikaw ay handang sumuko ng lubusan at magpabasag, ay hindi ka makakawala diyan. Selos ang dahilan kung bakit si Daniel ay nilagay doon sa lungga ng mga leon. Selos ang dahilan kung bakit si Shadrach, Meshach at Abednego ay nilagay doon sa horno. Selos ang dahilan. Kaya merong mga tao na hindi lumalago sa pananampalataya. But love suffers long, is kind, charity envieth not, charity vaunted not itself. Ibig sabihin ng vaunted not itself sa Tagalog, amen, hindi nagmamapuri dito, or hindi nagmamataas, okay? Hindi nagmamapuri muna, tapos susunod ay hindi nagmamataas. Sa English ay vaunted not itself. Yung salitang vaunted, kung i-click ni Sister Esther, ang hirap bigkasin. Hindi ako magmamalaki para pakita sa inyo na kaya kong bigkasin yan. Huwag na lang. Ibig sabihin nito ay to boast oneself. Self-display, employing theoretical embellishments and extolling oneself excessively. Nagmamapuri. Ibig sabihin noon, pag nakagawa ng isang bagay, ay umiihip ng trompeta. Ibig sabihin noon, di ba? Vaunted not itself. Ang pag-ibig daw ay hindi nagmamapuri. Literally, this phrase means does not make a parade. Hindi siya nagpaparada. Hindi lang nga sapat sa iba yung torotot eh. Pag nakagawa siya ng mabuti, iihip siya ng torotot, sabihin, ginawa ko yan! Akong may gawa niyan. Sa iba, ang sabi, ay nagpapaparada pa. When you vaunt yourself up, ibig sabihin nung pagka gumawa ka ng mabuti, ay nagtatawag ka ng hindi lang may torotot, isang torotot, tumatawag ka ng brass band. Para magparada, para sabihin, ginawa niya po yun. Nag-recruit ka pa ng iba para maging parada, hindi lang ikaw. Kinumbinsi mo sila na dapat kang papurihan at tugtugan yung pagmamapuri mo habang ginagawa mo. Hallelujah. Vaunted not itself. Hallelujah. And also not puffed up, hindi nagmamataas. Love is not arrogant or proud, but it realizes that all it has and all that it is has been given to it by God. No matter how great our talents or how spectacular our gifts, everything we are is the result of divine grace. Tandaan niyo yun. Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas, hindi nagmamalaki. Yun ang ibig sabihin nun. Alright? Isipin nyo. Hallelujah. Ang isang bungkus ng putik ay nagmamalaki sa kapwa niya bungkos ng putik. Eh pareho lang naman kayong putik eh. Dinampot lang kayo ni Lord. Ano kaibahan ng putik mo? Mas may team, Brother Ray. Mas mapula yung sa akin. Kahit ano pang bigay sa atin, kahit ano pang paggamitan sa atin, lahat tayo dinampot lang ng biyaya ng ating Panginoon. Isipin yung isang preacher. Pagkatapos siya mag-preach ng isang, tawag dito, inspired preaching. Alam niyo kung saan ang galing yun? Minsan, sa pakikinig ng isang awitin, biglang may bahagi ng awitin na biglang makikwicken sa kanya. And suddenly, inspiration comes. At yung thought na yun ay palalawakin ni Lord. At bigla na lamang, parang lahat ng makita niya ay merong kinalaman dun sa na-quicken na thought na yun. At tuwing bukas niya ng Biblia, merong kinalaman dun sa kaisipan na yun. What's that? Inspiration. In-inspire siya, nilid siya ng Holy Spirit.
Amen. At nagsaliksik siya, parang bukal ito na bumabalong. Amen. Galing kay Lord, di ba? Parang pumuputok, parang quitis. Kumbaga, pagputok ng isa, puputok ng marami pa. At pagputok ng mga putok na yon, ay pumuputok, putok, putok pa. Hanggang sa, amen, ang preacher, hindi niya na alam kung paano ipapangaral, kailangan iserya niya. Pagkatapos sasabihin niya, kita niyo, galing ko. Hindi mo na alala. Hindi mo alam kung ano ipipreach mo eh. Kung hindi kinu-weaken ni Lord yung kaisipan na yon, doon sa awitin, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung di kanya binigyan ng inspirasyon, hindi kanya ginabayan, hindi kanya tinulungan, kung hindi niya hinipan yung hangin para mabuksan yung Biblia niyo sa tamang mga talata, wala kang may pangaral. Pagkatapos, nung mapagpala ang mga tao, sasabihin mo, ang usay ko talaga, no, bigay lang sa'yo lahat yun. Hindi nagmamalaki, kundi kinikilala niya lahat ng meron siya, lahat ng naipaglilingkod niya, lahat ng naibibigay niya, lahat ng tinatamasa niya, ay galing lahat kay Lord. Kaya hindi dapat ipagmalaki. Hallelujah. It's not puffed up. Naalala ko yung magkaibigang palaka, Bullfrog. Eh, palibasa, hindi pa sila nakakita ng ibang nila lang, kundi sila-sila na lang palagi nagkakakitahan. At sila-sila na lang palagi nagpupurihan. Guwapo mo talaga ngayon. Ikaw din guwapo mo ngayon. Eh, minsan may napasyal na baka dun sa kanila. Laki-laki baka. Gulat yung kaibigan niyang palaka. Nailang ko nakita na gano'ng kalaki nila lang. Sabi, sasabihin ko to sa kaibigan ko, sasabihin ko sa kaibigan ko. Takbo siya doon sa kaibigan niya, kukak, 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 kukak. Sabi niya, kaibigan, may ibabalita ko sa'yo, meron ko nakita, hindi pa natin nakita buong buhay natin. Alam mo ba na meron ko nakita, kasi itong kaibigan niya ito, siya ang pinakamalaking palaka doon sa kaharian ng palaka. Kaya proud na proud itong kaibigan niya ito na nakita ng baka, na siya ay kaibigan ng pinakamalaking palaka. Kaya sabi niya doon sa pinakamalaking palaka, kaibigan, nakakita ko ng mas malaki sa'yo. Ang sabi ng kaibigan niyang pinakamalaki sa lahat, ha? Totoo ba yan sinasabi mo? Kaya ang ginawa niya, yung bullfrog kasi may kakayanan sila magpalobo eh, di ba? Puffed up. Charity does not puff up itself. Pero sabi nung bullfrog, mas malaki pa kasi dito? Mas malaki pa dyan. Kaya ang ginawa niya, dinagdag pa niya yung ihip niya. Mas malaki pa kasi dito? Mas malaki pa dyan, kaibigan. Talaga, sabi niya, bumili siya. Ihip siya. Mas malaki pa dito? Mas malaki pa rin. At sa wakas, tinodo niya ng todo-todo. Boom! Bakit? Kasi ayaw niyang merong mas malaki sa kanya. But charity does not puff up. Hallelujah. Does not puff up and does not behave itself unseemly. Paano sa Tagalog yun sinabi? Hindi raw magaspang. Hindi ako nagkakamali. Hindi magaspang. Tama yun. It does not behave himself unseemly. Tapusin lang natin yung hanggang verse 5 and then we'll close. Hindi natin matatapos yung buong chapter but puputuloy natin dito. Ibig sabihin ito, does not behave itself unseemly. Love is never rude. Hindi kailanman magaspang ang pag-ibig. But it always treats others with compassion, consideration, and respect. Love controls the emotions. Pag may pag-ibig ka, maingat ka sa iyong kinikilos. Hindi mo gustong mag-iwan ng hindi magandang impression sa iba. Dahil lang sa nainis ka. Dahil alam mo na maraming nakatingin sa iyo. Ikaw ay hindi magaspang. All the time. Hindi yan magaspang ngayon, bukas pino. Magaspang ngayon, susunod na linggo, pino. Ang pag-ibig ay palaging pino. Does not behave
himself or itself unseemly. Yung pala ibig sabihin nun. Love controls the emotions. Kita nyo? Is it on? Kaya mong kontrolin yung emotion mo. Naiinis ka na, hindi ka makasangayon, hindi ka magwawala sa harap ng mga tao. Dahil may kakayanan kang i-control ang iyong emosyon. Ha? Hindi ka magaspang. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. Diyos ng modesty. Can you say amen? Amen. Ah, sabi pa dito, no matter, I'm sorry, love controls the emotion, it is not friendly one day and rude the next day. Genuine love always makes Jesus look good. Sa panahon natin, usong-uso yung people's rights. Ito nga yung ladies here, di ba? Huwag niyo akong pakialaman. Mind your own business. Diba, hindi ka pwedeng maging Kristiyano that you mind your own business lang. Wala kang pakialam sa iba. Ha? Parang gagawin ko kung ano gusto ko. Sa ating panahon, nakakalito na. Hindi mo na matukoy yung puti. Hindi mo na matukoy yung itim. Kasi ang tao, amen, puro gray ang ginagawa. Hindi malinaw sa kanila kung anong kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ayaw nilang magpaturo, ayaw nilang magpagabay. Gagawin nila kung ano yung gusto nilang gawin. Susuot nila kung ano yung gusto nilang isuot. Kung ano yung, kung ano yung palagay nilang maganda sa kanilang pakiramdam. Not regarding the word of the Lord. Sabi sa mga babae, kayo mga babae, dapat kayo ay magdamit ng may kahinhinan. Dapat i-consider niyo, hindi magdadamit kayo. Pag nagsuot kayo ng damit, umikot kayo sa salamin. Mainihin ba ako? Because the love of God does not behave unseemly. Nasa kaayusan. Maayos sa church. Diba? Hindi yung sa church, amen, nagbabubblegum. Hindi nasa church, amen? Ano ginagawa? Nagkukupit ng kuko. Hindi nasa church, tapos nanghihinguto. Does not behave himself unseemly. Salamat sa Panginoon. Palagay ko yung mga bagay na yan, pati yan, pinipino ni Lord sa atin. Sisipin nyo kung meron tayong bisita. Ang pakilala ko sa mga bisita, salamat, nakabisita kayo sa aming lovely church. Pag-ibig, ang church namin punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng paggalang. Tapos nakita niya kayo, tapos naghihinguto kayo abang nakikinig kay Pastor Ray. Amen? Yung iba naman, kung makakuyakoy, grabe. Makakuyakoy, nayuyugyug na yung upuan nung nasa harapan niya. Love behaves orderly. Kahit pa nga kumilos ang Espiritu Santo, sabi ni Barman, ito ang palatandaan, na yun ang kilos ng Espiritu Santo, hindi nakakasakit. Nakita ko ng pagkilos ng Espiritu Santo, may mga sumasayaw dahil sa Espiritu ng ating pero hindi sila nagkakabanggan. Diba? Para silang magka-dancing partner na alam nila yung steps nila, pero nakapikit. Ano yun? Dahil yun ay kilos ng Espiritu ng Diyos. Maayos, may kaayusan. Hallelujah. Does not behave unseemly. Hallelujah. Not only that, verse, susunod ang sabi sa verse 5, seeketh not her own. Napansin niyo ba yun? Seeketh not her own. Ang charity raw ay hindi naghahanap ng kanyang sarili. Or hindi makasarili, in other words. Sa madaling salita, hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Pero gusto kong pansinin nyo na yung pag-ibig ay in-identify as her. Her. Seeketh not her. Oh. Napansin nyo ba yun? Sa English? Bakit kaya her? Sino kaya tong her dito? Perfect love will be so personified in the person of the bride. Yes. Sa huling panahon. Na dito pa lamang, sa binabasa natin, Corinthians chapter 13, amen, ay tinawag na siyang her. Dahil naniniwala ako, ang ibig sabihin lang niya, it's a prophecy ng pag-ibig ng Diyos ay magmamanifest sa grupo ng mga tao na kung tawagin ay bride. Isang babae.
Hallelujah! Seeketh not her own. That's why sabi sa Revelation, the Spirit and the Bride say, come. Merong espiritu ng pag-ibig na lulukob sa babae, sa nobya. Amen. At yun ang magiging buhay niya. Imamanifest niya yung perfect love pagdating ng panahon yun. Ang tamang translation, nasabi ng isang Bible, in hindi yun, the Spirit and the Bride. Kundi ang sabi, the Spirit in the Bride. Say, come. Yung espiritu ay nasa Bride. Yung divine love ay nasa Bride. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Yung sinasabi ng Diyos sa langit, yun ang sinasabi ng nobya sa lupa. Yeah, the Spirit and the Bride say, come. Amen. Sa kanya magmamanifest ang perfect love. Does not behave unseemly, seeketh not their own. True love is never selfish and self-centered. But it is actively interested in what will profit others. It never looks at itself first, but always considers another ahead of itself. Hindi inuuna ang sarili, palaging inuuna ang iba. Isip nyo ba yun? Amen. Di bali nang mahirapan, di bali nang magsakripisyo, basta maginawahan ng iba. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo nagpupunta rito para lang, basta makuha ko lang kung ano yung mensahe sa araw na ito, doon lang ako interesado. Pagka na-bless na ako, pagka nahipo ko na ako, pagka napagaling na ako, babay na, bahala na kayo dyan. Meron ganyan mga tao, di ba? Magsisimba pagkatapos, pagsabi ni pastor na, God bless you, siya unang tumatalilis. Kasi, yun ang importante, brother, di ba? Salita ni Diyos, pinaka-importante yun eh. Bahala na kayo dyan pagkatapos. Nakuha ko na yun kung ano yung gusto ko. Ang pag-ibig ay nag-iisip para sa iba. Totoo yun, ang pinakamalaga, salita ng Diyos. At hindi tayo na pa rito para makapag-fellowship sa kapwa natin tao, kundi una si Diyos. Pero, hindi tayo tumigil doon. Amen? Makipagkamay naman kayo. Hindi nyo alam na yung isang mahigpit na kamay nyo ay maaring magbigay ng pag-asa dun sa kapatid nyo na hirap na hirap sa pagsubok ngayon. Huwag lang yung sarili nyo ang inyong iniintindi. Ha? Nakarinig na ako, okay na. Nasiyahan na ako. Okay yung preaching ni pastor ngayon. Bahala na kayo dyan. No? Kumustay mo naman paglabas. Huwag dito sa loob, doon sa labas. Albangan mo doon sa labas. Sabihin mo, sister, kumusta ka na? Alam mo, pinagpipray kita palagi. Hindi mo alam, yung kaunting salita mong yun ay maaring mag-angat sa kanya, sa kanyang pagsubok. Hallelujah! O kaya, kamay mo ang bawat isa kasi baka yung isa dyan galit sa'yo. At yung pagbati mo, yung pagkamay mo, baka yun ang magwasak nung pagkakaalit sa pagitan nyo. Ipagpauna nyo palagi ang iba, huwag ang inyong sarili. Unahin nyo ang iba. Yan ang tunay na manifestation ng charity. Tingnan nyo dito sa, I want you to look at, please, Philippians 2, verse 3. We're closing now dito bago tayo magtapos. Hanggang dito lang tayo, seeketh not their own. Sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Paano sa Tagalog? Maganda siguro sa Tagalog natin basahin. Hindi nag-uugaling mahalay? I'm sorry. Philippians 2:3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kesa sa kanyang sarili. Hindi mo hinahanap ang iyong sarili. Piniprefer mo ang iyong kapatid, ang iyong sister. Amen? Ano pa ang sabi dito sa... Gusto ko mabasa nyo itong scripture na ito. Romans 12:10. Sa pag-ibig sa mga kapatid, ay mangagmahalan kayo sa kapurihan, ay ipagpauna ang isa't isa ng isa't isa ang iba. Pag sinabi ipagpauna, di ba? Basta kainan na.
Imbis na nang nangahawi kang ganun. Unahin mo, ikaw na una, sister. Kita niyo? Yes, sis. Tirahan mo lang ako, ha? Amen? At least, pinagpauna mo sila. Diba? Yun ang sinasabi ng Biblia, pagpauna mo sila. Hindi yung palagi, yung gusto mo masusunod. Pagpauna mo sila. Sa pag-ibig, magmahal lang kayo. Pagpauna mo ng iyong kapatid. You prefer pagka merong alok. Amen? Bigay mo muna sa kanila. Diba? Yan ang tunay na manifestasyon ng pag-ibig. Tandaan niyo, sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, ang anak ng tao ay pumarito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hindi yung palaging ikaw gusto mo, paglingkuran niyo ako, kapatid niyo ako. Amen? Kapatid ka nga, dapat maglingkod ka. Amen? Hindi tayo naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Quote, bago tayo mag-pray, tayo lahat ay tumayo. Tutuloy na lang natin, susunod. Sabi sa message na at thy word. Sabi dito, a person who lives their life for themselves. A person who lives their life for their self. Ang pagkakasabi niya, for themselves, lives a selfish life. A person who lives their life for themselves lives a selfish life. We must live for others. Bear ye one another's burdens, and so feel full the law of Christ, or fulfill the law of Christ. And we've got to have a feeling for one another. And therefore, when you do all you know how to do, then when you do lay down at night, well, you have the consolation knowing that you have tried your best. Mabuhay daw tayo para sa iba. Gawin natin lahat na magagawa natin para makatulong, mapagaang ang buhay ng ating kapwa. Para pagtulog nyo sa gabi, ay masabi nyo, at least Lord, I tried my best. Marahil hindi ko sila napayaman lahat, Lord. Pero meron ako mga kapatid na napagaang ko ang kanilang damdamin, napagaang ko ang kanilang buhay. Naging inspirasyon nila ako, and I did my best. Hindi ako nabuhay para sa aking sarili. Sinubukan ko may magawang mabuti para sa iba. Sabi niya sa message na faith, each day I want to live not for myself. If I live for myself, I live a selfish life. I want to live for others and give what strength I have, not to myself and not to my own pleasure, but for the benefit of others that will build the kingdom of God. Huwag lang yung sarili niyong pamilya ang iniintindi niyo palagi. Ako at yung mga anak ko at yung aking misis. Yung sambayan na namin, yung apat na sulok na aming bahay, importante, maayos kami. No. Live for others. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang kanyang sarili lamang. Magkaminsan, masyado natin pinoprotektahan ang ating pangalan, ang ating pamilya, ang karangalan natin. Amen? Kung ikaw ay may pag-ibig ng ating Panginoon, kahit ano bang sabihin ng ibang mga tao, gawin mo kung ano yung nararapat. Kung sigurado ka sa iyong pamumuhay, hindi mo kailangan ma-insecure. Hindi mo kailangan isipin yung iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo o tungkol sa pamilya niyo. Amen? Hindi importante sa atin kung ano sinasabi ng tao sa atin. Importante na kapaglilingkod tayo, natutulungan natin ibang pamilya, na iaangat natin sila sa kanilang kalagayang sitwasyon, kalagayang kinaroroonan. Ay kung palaging iniintindi natin yung pangalan ng ating pamilya, yung karangalan, ano sasabihin nila, ano mangyari, you be selfish. Hindi na kayo magkakaroon ng panahon para gumawa ng mabuti sa iba kasi yung sarili nyo palagi ang inyong iniintindi. At habang pinoproteksyon ninyo ang inyong pangalan, mas lalong maraming magkikriticize sa inyo at ang gagawin nyo nalang buong buhay nyo ay proteksyonan ang inyong sariling pangalan. Tandaan nyo, pagka kayo naglingkod kay Lord, babatuhin kayo. Uusigin kayo ang sabi. Hindi kayo mamahalin ng sanglibutan. Kung paano si Kristo hindi inibig ng sanglibutan. Kung puprotekta lang kayo na puprotekta sa inyong pangalan at gusto nyong patunayan na tama kayo at mali silang lahat, wala kayong ibang gagawin kundi yan buong buhay nyo. Dahil hindi titigil ang mga tao na makasilip sa inyo ng mga bagay na gusto nilang isilip. Ang dapat nyo gawin, kalimutan nyo ang inyong sarili. Maglingkod kayo para sa mga anak ng Diyos. Paglingkuran nyo ang ating Panginoon, sa dulo malalaman nila kung sino ka talaga. Yes.
That day on Calvary, before we pray, you are sons. You are taking Christ's place. You are sons. So don't live for yourself. Live for others. Well, Brother Branham, I can live for this brother because he sure is nice. He's a nice man. That's not it. Live for that man who hates you. Live for that person who would kill you if they could. Maglakay mamuhay doon sa mabait sa inyo. Sabi, mamuhay kayo para doon sa tao na papatay sa inyo kung magkakaroon sila ng tsansa. Pero kaya mo silang mahalin. Hallelujah. Eternal life. Sabi niya, that's not it. That's what they done him. Sorry, live for that person who would kill you if they could. That's what they done to him. They killed him and he died that he might save them. That's eternal life. Amen? Yung pumatay kay Kristo ay minahal niya. Ang sabi niya, dapat ganun. Yung mga taong papatay sa inyo kung magkakaroon ng tsansa, dapat magawaan yung mahalin. Kaya ba natin to? Pinangako niya. Hallelujah. That's eternal life. Ang sabi niya, that's eternal life. That's in your bosom. You're facing heaven then, but you sacrifice your own things. Give them up like the sheep gives its wool. You look on towards Calvary. Dear God, salamat sa salamin ng iyong salita ngayong umaga. Lord, maaari namin gugulin ang buong eternidad. Hindi kami matatapos sa pagtalakay sa kung ano ba ang iyong pag-ibig. Lalo na yung anyo nito na gumulang at nakumpleto. Mature. Panginoon, walang sapat na salita para i-describe ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ngunit Panginoon, ito'y aming pinag-aaralan, ito'y aming tinatalakay. Ito'y aking pinapangaral, ito'y inilalagay ko sa harapan ng iyong kongregasyon. Para Panginoon, magsukat nila ang kanilang sarili at makita nila kung saan sila naroroon. At nang sa ganun ay magawa nilang sabihin, Panginoon, kapos ako, kulang ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan ko ang katangian yan. Kailangan ko higit pang Lord, magparaya. Higit pang mapagtiis. Higit pang, Lord, nagbibigay ng puwang sa kapwa ko kaysa sa aking sarili. Higit pang pagtitiis, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isang naririto. Hiniling ko po, Panginoong Yesus, sa pamagitan ng iyong banal espiritu ng mga tinuran ng iyong lingkod ay buhayin mo sa puso nila. Yes. Abang kami nakayuko, Panginoon, hiniling ko na dumaloy ka sa amin ngayon. Dumaloy ka, o agape love, dumaloy ka. Linisin mo ang mga bagay na hindi nararapat, Lord. Alisin mo sa aming buhay. As we worship you, Lord. Yumuyukod kami sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, Lord. Ninadakila ka namin. Salamat po sa iyo. May pag-amin sa aming puso, Panginoon. Guilty kami sa maraming tinuran ng pastor ngayon, Ama. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami na lumago, Panginoon. Tulungan mo kaming mapuspos ng pag-ibig mo, Panginoon. As we lay ourselves before you, O God. Fill us with your love. Fill us with your love, O God. We thank you. We honor you. We love you. We praise you and we honor you. Let's just make love with Him. Let's just express our love to Him. Awitin natin, I love Him. I love Him from our hearts. As we raise our hands, just let Him move this morning. Ayusin niya ang ating mga puso. Kung meron mga bagay na dapat ayusin, may mga natumbok sa ating buhay, ayan natin na salita ng Diyos ay mangyari sa ating buhay ngayong umaga. Yes, Lord, I love Him. I love Him. Because He first loved me.
hugasan mo kami, Panginoon. Hallelujah! And purchase my salvation on Calvary. From our hearts now, just sing it to Him. Yes. Let that love grow now, Father. And purchase my salvation on Calvary. Without the instrument, just us now singing. Tayo lahat tama na kata sa ating kamay. Parang alam natin ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya sa ating puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Everybody now with the instrument, just from your hearts, just worship Him. Yes. I love Him. Hallelujah, Lord, the loving Father. Si Brother Joseph Tiksay para pagmunahan tayo sa panalangin. Abang tayo lahat ay nananalangin para sa isa't isa. If there's any need, taas yung inyong kamay. Inihingi ko kay Brother Joseph na isama ang pangangailangan na represented ng kamay na nakataas. Kung merong umaamin, nakapos ako, kailangan ko ng pag-ibig na ganyan, Brother Ray, taas yung inyong kamay. Hilingin natin sa ating Panginoon. Tulungan niya tayo na makaabot tayo sa antas na hinihiling ng kanyang salita. God bless you, Brother Joseph. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Yes, Lord. Lord God, Lord God, wala po kaming salita, Panginoon, na pwedeng kayang banggitin, Panginoon, upang Lord God, tapatan, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo na iniibig sa amin. Lord, sabi ng salita, love conquers all. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kundi Lord, sumampalataya at dumalangin ngayon, Panginoon, na lunurin mo kami ng iyong dakilang pag-ibig, O Lord God, upang mag-umapaw ito sa amin, O Lord God. Ito ay umawa sa iba, O Lord God. Dahil sa amin sarili, wala po kaming kakayanan. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Lord God, ginawa mo ng lahat, pinagkaloob mo ng lahat sa amin. Dapat ipagpatawad mo kung maging makupat man, Panginoon, ang aming pangunawa, ang aming pagsunod, Lord God. At Lord God, salamat pa rin. Dahil dakila ang pag-ibig na iniibig mo sa amin, O Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. O Lord God, naway patuloy, Panginoon, na Lord God, kami kuminsan ay kinukumbik namin ang aming sarili, Panginoon. Dapat, Lord, salamat po. Dahil sa kabila ng lahat, ginagawa namin ang kakayanan namin, Panginoon. At ito'y kinikilala mo sa pagkilos namin, Panginoon, sa paggawa namin. Lord God, nagiging sapat ang iyong pag-ibig sa lahat ng kaparaanan, Panginoon, sa aming mga buhay, yes, sa aming mga pagkilos, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon.
dahil alam namin, Panginoon, meron kaming pananampalataya. Totoo ang iyong salita na sinabi mo, Panginoon, meron kang pride na lalabas. Merong maghahayag ng katotohanan. Merong isang Diyos na buhay na makikita ng sanlibutan. Hallelujah. Na kumikilos na po naglalakad, nagsasalita sa pamamagitan ng iyong mga nobya. Yes. Salamat po, Panginoon, sa lingkod mo na ginamit ito, Lord God. Sa inspirasyon, Panginoon, ay pinagkakalo po sa Kanya. Dahil kung wala ang inspirasyon, Panginoon, kung wala ang daloy ng Espiritu Santo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga ito, Panginoon, walang kabuluhan, walang pag-ibig na mag-umapaw sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord God, Ikaw yung Panginoon na pumapasok at, Lord God, nagpapahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan po ng bawat isa. Oh Lord God, naway masuklian namin, Panginoon, ng pagsunod man lamang, Panginoon, sa maliit na udyok na tutos mo sa bawat isa sa amin. Lord God, hallelujah, marami pong salamat sa banal mong presensya sa oras na ito, Panginoon. Lord, tamantaman namin ang iyong banal na presensya. Oh Lord God, naway, Lord God, lahat ay maging marapat, Panginoon. Lahat ay maging, Lord God, sakdal, Panginoon, sa bawat nakakinig, Panginoon, ng mga mensaheng ito. Sa kongregasyon ito, Panginoon, Ikaw ay laging maluwalhati, laging may taas, laging lahat-lahat, Panginoon. Hallelujah, wala po kaming ninanasa, Panginoon, sa aming puso. Pagamat mayroong pagkukulang sa aming isipan, Panginoon, kundi Ikaw ang maluwalhati, Ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, Lord God, minsan pa, Panginoon. Banayad at, Lord God, malumanay na kumilos ang iyong banal espiritu sa puso, bawat isa. Kilusin mo ang bawat isa, Ama. At Lord God, magpasimula, Panginoon, na Lord, makilala, Panginoon, ang dakilang pagkilos mo sa buhay namin na bumabago, na tunay na, Lord God, ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo, Panginoon, yes, sa bawat isa, o Lord God, Lord God, magawa namin, Panginoon, sundin ang lahat ng iyong mga utos. O Lord God, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Tataglayin namin, Panginoon, dakilang mensahe ito sa aming mga puso, Panginoon. Humayo man kami, magpunta kung saan, Panginoon, tataglayin namin ito. Dahil Ikaw yun, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Thank you, Father God. Higawan mo pong iyong pagbaspas ngayon, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoon, Lord God, ito po ang aming samudalangin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless you. The love of God has conquered all this morning. Lahat ng karamdaman, lahat ng mga negatibong bagay, I believe naghapi ng pag-ibig ng Diyos ngayong umaga. Magkamayan tayo sa isa't isa. God bless you. Amen.